Hello guys and welcome back to my channel. So for today's video, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga nagko-comment sa aking mga uploads about kung gaano sila nakarelate sa aking journey, sa aking pag-apply as a call center agent. So thank you nga pala kay Ronald. Ronald ba? Camacho? If I'm not mistaken, tama ba yung pangalan na alala ko? Nag-comment siya yesterday pa o isang araw at naging part pala ako ng kanyang final interview answer. So salamat naman at kahit pa paano ay naging part ako ng video pag-apply. At ako pa yung naging reason mo ha. Ako pa yung naging answer mo sa yung final interview. So thank you very much kasi naging inspiration ako sa'yo para mag-apply at makapasa. At yun nga, job order ka na. So good luck. So ito nga lang pala, kaya ako nag-video na rin bukod sa para magpasalamat sa inyo, is para ikwento na ako ano na yung next chapter ng aking journey dito sa trabahong pinasok ko. So sa mga hindi pa nakakaalam ng mga nakaraang uploads ko, dati nga pala ako domestic helper sa Saudi at ito yung first BPO ko na trabaho. So wala talaga ako experience. At hindi ako ganun kagaling mag-English. Ngayon, ito na yung pahirap na pala ng pahirap. Yung pinapasok kong mundo. Actually, nung una, nung training, sabi ko, diba, sa mga uploads ko, napakadali lang. At talaga nag-i-enjoy ako. So, nung pumasok na kami sa prod, doon na unti-unti na akong nakakaranas ng stress. So, ayaw ko namang i-discourage yung iba dyan, pero yun, itipong stress pero challenging na imbes na parang lalo akong namamotivate para mag-continue at mas matuto. So, dito sa production, by the way, regular na nga pala ako. So, salamat sa aming manager, sa aming supervisor. Thank you results kasi naging regular ako kahit hindi ako ganun kagaling when it comes to metrics. So, yan. At dahil regular na ako, mas mataas na yung expectation ng company para mapataas yung metrics. Dito kasi sa hawak naming account, which is telco, may metrics kang kailangang alagaan. Ito yung nakukuha mo sa survey galing sa customers at sa pagka-call handling kung paano ka mag-handle ng calls. So, medyo nag-alanganin yung lagay ko kasi before kasi parang easy-easy lang sa akin magpa-survey kasi noon may mga coach pa kaming nakabantay sa amin, nag-guide kami. Pero noon na-introduce kami sa prod, which is sarili mo na talaga tapos isang supervisor lang na hindi ka tututukan talaga, kailangan matuto ka by your own. Dito nag-struggle yung metrics ko kasi yung personality ko kasi introvert akong tao. So, sa pagiging introvert ko, hirap na hirap akong maki-communicate o makipagbulahan sa customer. Talagang napaka-transactional ng dating ng calls ko. Direct to the point na tipong hindi ako nagrarapor, hindi ako masyado nag-empathy. Kung ano lang talaga yung call. Na pag sinabi ko, nag-opening spiel ako ng hello, thank you for calling. This is Leia. How can I assist you? Pagkatapos nun, tanungin ko na anong problema ng phone and then give resolution na wala nang tanong-tanong. How was your day today? Ganyan-ganyan. Wala akong ganun. Dahil parang noong one time kasi na nagpapasurvey ako, nagrarapor ako, bigla ako na may mental block, nauubusan ako na sasabihin sa customers. Parang naging kampante na lang ako na, sige, ganito na lang, call flow, ganyan-ganyan na lang, wala na yung mga, empathy, rapor-rapor na yan, ganyan. So, nag-struggle ang NPS ko. At, hindi ko alam na, syempre, baguhan, hindi ko alam na may ganito pala sa, telco, na, hindi na sa telco, so, sa call center, na meron pala tinatawag silang PIP, o yung mga outlier. Sila yung mga mahihinang mag-scores. Which is, dun ako napunta. Kasi, NPS ko is talagang napakababa.
ang NPS na sinasabi is ito yung promoter score na nakukuha mo sa customer. Nabibigyan ka nila ng highest score kapag nagustuhan nila yung service yung ginawa mo sa kanila at kung nagustuhan nila yung service ng company. So, struggle ang NPS ko. Pero sa iba namang metrics, gaya ng FCR, itong FCR na sinasabi is kung gaano kadalas mag-repeat call yung naging customer mo. For example, tumawag sa akin si customer today and then kinabukasan tumawag na naman siya. Now, within 1 week, kung nakailang ulit siyang tumawag, doon naman maganda yung aking scores, which is, ibig sabihin, hindi sila ulit tumatawag kasi na-provide ko yung resolution. So, doon naman ako napuri ng aking supervisor, which is resolution-wise naman daw ako. Kahit daw, struggle yung NPS ko. So, ito na. May 2 months kaming warning na kailangan ipasa ko yung NPS. Pero, dumating yung time na talagang kung kailan ba yung end of the month na, saka talaga ako inuulan ng mga detractor or negative surveys na sabi ko, ano ba to? Parang, ginagawa ko na nga, nag-empathy na ako, nagra-rapport, sinusunod ko na yung mga action plan. Pero bakit parang hinihila ko pababa? So sabi ko, siguro hindi talaga ako para dito. So gusto ko na mag-resign that time kasi sabi sa akin, pag di ko rin naipasa ang PIP, pwede ako ma-terminate. So sabi ko, sumasama naman ang loob ko na bakit kailangan i-terminate ko dahil ang bind ako na kapag promoter pero NPS, FCR ko naman imataas. Tapos, minsan may mga recommendation pa nga ako sa customers kasi daw masyadong ako yung pinakamatsyaga na talagang nalulungkol ako para lang talaga sila i-assist. Sinisiguro ko bago mag-end ang call, hindi na sila tatawag ulit dahil na-provide ko na yung solution sa problema. So, parang sabi ko, dahil lang dito, i-terminate ako. So, sabi ko, ito yung ano nila, palakad. So, which dapat ko sundin, di ba? Ako dapat mag-improve sa sarili ko. So, eto na nga, may warning na ako. Tapos, nung time na naghahabol kami ng TL ko sa scores, binabantayan na talaga niya ako. Tapos, minsan inaagaw niya yung call sa akin para lang makasiguro na promoter ng papasok, pero hindi pa rin talaga namin nagawa, talagang bagsak pa rin ako, lalo pa akong dinaw nung binigyan ako ng maraming detractor, so, ala na, sabi ko, sige, pag talagang wala, magre-resign na lang ako, mag-abroad na lang huli ako, tapos, ito mo nakaraan, talaga wala na rin akong gana sa, kahit sa pag-upload sa YouTube, wala na akong gana mag-vlog, kahit sa mga editing sa Facebook page ko, hindi ko na ginagawa. Nawalan ako ng gana sa buhay. Actually, nawalan ako ng gana sa buhay. Kasi sabi ko, parang tama bang pinagpalit ko yung buhay abroad sa trabaho dito sa Pilipinas? Na parang mas lalo akong nagipit. Nagkasakit ako, 1 week ako hindi nakapasok, 1 week ako walang sweldo, so lalo ako na down. Tapos ganito, mataterminate ka pa. Paano na yung mga loans mo? May mga loan ako na dapat bayaran. So, parang lalo ko na stress, kaya daladala ko tong stress na to hanggang trabaho, hanggang pagko-calls. Na minsan pang may nagmura sa aking customer na talagang umiyak ako kasi naghihintay siya mag-survey, bibigyan niya ako ng masamang survey. Kahit hindi ko kasalanan, dahil kasalanan ng mga naon ako, agent sa akin, nag-misinformation sila. And nung ako ni nakasalo, shadow kasi akong honest na tao, direct to the point, sinabi ko talaga sa kanya, totoo, ako yung napag-initan niya, ako yung napag-bunto na niya ng galit. At hinihintay niya yung survey para magbigay ng detractor. So sabi ko, sir, alam mo ba, pwede na ako mawala ng trabaho this time. Baka ito na yung last day ko. Ginanong ko yung customer. At yun, nag-sorry siya. Tapos, actually, kinontak ko siya sa email. Dahil emotional na ako nung that time, napaiyak ako sa calls. So sabi ko, sir, pag ikaw nag-survey pa sa akin ngayon, kahit bigyan mo ako ng mataas, hindi na may isalba ang scores ko. Dahil kailangan ko na more than 80 plus na survey para lang makaligtas o makapasa. I-share ko talaga sa kanya nangyayari. Sinabi ko rin sa kanya na, sir, alam mo ba ang ba't sila nagsinungaling sa'yo nung una? Kasi gusto rin nilang i-save ang scores nila. At nauunawaan ko naman ba't nila ginawa. Kaya lang, masama pa rin niya. Kasi umasa kayo na may resolution na provide pero hindi pala. So, masyado ako naging honest sa mga customers, which is yung sarili ko pala ang naiibagsak ko na. And then yun nga. Nag-survey siya. Nag-survey. Binigyan niya ako talaga ng detractor. Binigyan niya yung scores na mataas sa akin, pero doon sa company, binigyan niya ng mababa. So, detractor pa rin. Sa akin pa rin ang impact.
So, hindi ko siya kinontak sa email kahit namumusta siya, nag-send siya sa akin ng kumusta raw ako kasi sabi ko sa kanya noon, umiyak na ako. Yun lang, sabi ko, wala na, last day na nung month, bagsak pa rin ako. And then, ito nga, nung nagtitingin-tingin ako sa channel ko, sabi ko, nakita ko itong mga comments nyo. Yung mga comments ng mga taong na-inspired sa istorya ko, sa pag-apply ko. So, sabi ko, itong mga taong to humanga sa akin na nabigyan ko sila ng inspiration, na motivate ko sila. Tapos ako ngayon ay, ako yung gusto mag-give up na parang, ano, mali yata yung naging pagkakaano nila sa akin dati na nag-congratulate sila. So parang ayoko namang ipakita na talunan ako at nagkamali sila ng mga pinuri. So parang na-motivate uli ako na sige, ayusin ko, galingan ko, kuha ko ng mga spill na maganda sabihin. And then yun nga, kanina, maganda na kinainap na. At mataas yung mga napapawa ng survey. So sabi ko, effective na ginawa ko kayong inspirasyon. Kayong mga supporters ko, kayong followers ko, kayong mga nag-comment dyan na nagpasalamat sa akin. Kayo yung ginawa kong inspirasyon kanina sa call. At ang dami ko nakuhang promoters. So, salamat sa inyo guys kasi almost give up na ako talaga. And hoping this April sana makaalis na ako sa PIP. Kasi hindi ako nakaalis, nakakahiya naman, di ba? Yung success na nakuha ko nung interview, nung ma-regular ako is basta-basta na lang mawawala. So, di ba? Sayang, di ba? Pinaghirapan natin to eh. So, tuloy-tuloy lang natin. At kayo yung magiging inspiration ko para mas matuto pa ako at yung pagiging introvert ko as is maalis ko na. Kaya nga ako nagpa-vlog pati para matanggal ko yung hiya-hiya sa sariling kong yan at yung matuto rin akong makipag-communicate at matutong makipag tawag dito. May social anxiety kasi ako. So, ginagawa ko to para i-overcome lahat yan. And para hindi na ako bumalik sa pag-abroad. Kasi alam ko, in the near future, kapag na pagtagumpayan ko to, para na rin ako nag-abroad. So, yun lang guys, and thank you very much again. So, para dun sa mga bago pa lang nakakadalaw sa channel ko, don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa aking mga latest uploads. And comment down kayo kung ano yung mga gusto nyo pang i-upload ko dito at i-share ko sa inyo. So, yun lang. Thank you again sa mga nag-comment. Bye-bye!